Yamashita Treasure, madalas nasa mga bato kapag nakita ninyo ang mga marker na katulad nito. Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magpabalik na naman po tayo pang magbabahagi na naman po ng kaunting kaalaman tungkol na naman po sa Yamashita Treasure na kung saan itinago po ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War sa kabundukan po ng Pilipinas. At ang atin pong napili ngayong topic na ibabahagi sa inyo ay tungkol po sa dat na mayroong glitterings na nakapalibot. Yung pong may mga sinag na makikita natin na guhit-guhit o glitterings na parang sikat ng araw nating makikita. Ito po ay para siyang araw na kung saan may mga silahis o sinag na nasa gilid. Yan po ang ating topic na pag-uusapan ngayon, kung ano po ang kahulugan nito. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa aking channel. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Kamusta po kayo, mga ka-treasure hunter? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Umpisan po natin ang atin pong ibabahagi sa inyong topic ang tungkol nga po sa mga marker ng Yamashita Treasure na kung saan may sinag o glitterings. Sa salitang Ingles ay glitterings. Yung parang sikat o liwanag na naiguhit. Ito po ay ginawa ngang mga markers ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan sa kanilang itinagong kayamanan. So sa atin pong pag-treasure hunting ay napakarami pong mga marka na ating makikita po sa mga bato na kung saan inukit ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan nga sa kanilang mga ibinaong kayamanan. Subalit, nalilito tayo sa mga marker na ating makikita sapagkat napakarami nga. At katulad nga sa ating sinasabi na may glitterings, ay iba't iba ang itsura ng mga ginawa nilang markers na mayroong glitterings. At isa-isahin nating ipaliwanag sa inyo, ibabahagi sa inyo ang pinakamalapit nitong meaning o kahulugan upang lubos nating maintindihan at maaaring makapagbigay sa atin ng idea, clue, guide para matukoy natin kung dapat ba tayong maghukay o dapat lang tayong magbabasag ng mga bato. Sapagkat hindi po lahat ng mga ibinaon ng mga Japanese Imperial Army ay naibaon sa ilalim. Mayroon ding mga naibaon nasa loob lang ng bato o ginawa lang bato at nasa loob ang sikreto. Yan pong ating tatalakayin dito sa atin pong ibabahagi sa inyo. Ito pong mga may glitterings na mga marker. So umpisahan po natin sa mga itsura ng mga glitterings.
yung pinaka-common na madali nating ma-identify na ito po ay Yamashita Treasure, hindi bomba, hindi po siya tinatawag na traps. Ang mga may dot, yung dot na drilled holes, at yung dot niya ay pabilog na mayroong walong glitterings o walong sinag, ay common ito sa Japanese code na nagsasabing ang itinago ay diamond. So una, ang ating halughugin ay yung mga bato. Yung mga bato ay madalas binabalot ang mga diamonds. Ang ibig sabihin nun ay glitterings of gems or diamonds. Yung tinatawag na pabilog na parang dot na mayroong sinag na walo, na walong piraso, ay nangangahulugan nga na precious stones or gems, diamonds ang ating hinahanap. At maaring ito po ay nakabalot nga sa mga bato. At sa dami ng bato ay napakahirap pong i-identify ang kinaruroonan ng diamonds na kanyang tinutukoy. So kapag tayo po ay nakakita ng mga dot na mayroong glitterings na walo, magsimula tayong maghahanap muna sa mga kabatuhan. Okay natin yung mga bato at pakinggan natin kung halo ito, mayroong tunog sa loob na parang na-echo. At kapag ito po ay na-echo, ay maaaring naglalaman nga ito ng diamond sa loob. At yung iba ay medyo maliit lang na parang buko, at doon sa loob ay nakabalot. Manipis lang ang balot, medyo wala pang 1 inch ang balot na parang bato na semento. At sa loob ay medyo makikita na natin na medyo glassy o parang salamin. Yan po ay nagpapatunay na isa pong gemstone ang ating natatagpuan o isang mahalagang bagay na unprocessed, uncut. Yan po ang tinutukoy ng isa sa glitterings, dot na mayroong glitterings. Pangalawa, kapag nakita tayo ng dot na mayroong glitterings na walo, ay ang ibig sabihin ay Yamashita Treasure, minerals deposit, o may mga depositong mga minerales kung saan natin nakuha yung marker na yon na inukita ng glitterings of yung parang pabilog na mayroong silahis nga na walo, ay doon sa ilalim ay mayroong nakabaon na minerals. Ang pag sinabing minerals, ito po ay ginto, silver, platinum, basta't metal o mineralis na natural. Ibig sabihin ng natural ay ito po ay hindi pa na-process mineralis ang ibig sabihin. So maaaring doon sa ilalim ay may mga unprocessed na mga nakuha ng mga Japanese at kanila pong ibinaon, at maaaring nandoon sa ilalim kapag nakita natin ang marker po na mayroong glitterings. Ito po ay walong sinag. Tandaan natin, walong guhit na nasa gilid na para siyang liwanag ng between. Yan po ang ating hahanapin. Pangalawa ay pangatlo sa ating ibabahagi sa inyo na itsura ng may mga glitterings ay yung parang bilog siya na mayroong mga silahis din, at may mga cracks, parang mga cracks. Makikita natin medyo parang sigsag, parang kidlat o ano. Basta't glittering siya na parang sikat ng araw. Yan po ay nangangahulugang gemstones, precious gemstones, at maaring nasa mga bato din yan. Marami po kasing mga kahulugan yan kapag straight line yan at hindi siya parang sinag, ay nangangahulugan naman na yards o distansya. Yung kanyang guhit ay magiging distansya kapag hindi siya sinag tingnan, na straight line siya, na napakadiretso. Malalaman po kasi natin yung sinag ay makikita natin yung itsura ng parang between or parang sinag ng araw.
na nagsasabing ito po ay sign nga ng precious gemstone o diamonds. So may mga shapes ang mga dots, mayroong para siyang diamond shapes na ibig sabihin ay diamond. Mayroon din siyang parang square. Kapag square na mayroong glitterings, yan po ay gold bars. So kapag nakita tayo ng square na mayroong mga sikat o sinag, yan po ay nangangahulugang gold bar deposit. Tandaan po natin yan, gold bar deposit. Kapag square na napalibutan ng glitterings o sinag. Yung mga traps kasi na ating makikita na napalibutan ng mga glitterings ay karaniwang malalaki. Yung bilog na nasa gitna ay napakalaki na sinlaki ng plato or mas malaki na mayroong maiiksi lang na glitters. Yan po ay nangangahulugang booby traps. So mga traps kabilang sa mga petals ng mga flower o mga bulaklak na kung saan inukit sa mga bato, yan po ay mga booby traps, mga bumba kung saan matatagpuan sa loob ng tunnel. At yung iba, sliding boulders, traps po na sliding boulders, yung landslide, yung mga bato na kung saan nilagyan ng poison ay mga flower na marker na ating makikita. Gray ang kulay ng mga yan, mabaho, malansa. At yung iba ay pink. Pink ang kulay. At mayroon nga po siyang mga petals ng flower na ating makikita. Parang bulaklak karamihan sa makikita natin ay mga booby traps. Yung star, yan, kabilang din po yan sa mga booby traps. So yung pong binanggit natin na mga glitterings na yun ay napakahalaga po upang magbigay sa atin ng guide kung saan tayo dapat maghahanap ng Yamashita treasure, sapagkat pwede tayong maligaw pag hindi natin alam yung ibig sabihin ng glitterings. Maaari kasing hukay tayo ng hukay pailalim sapagkat napakarami po nilang inilagay na mga traps sa ilalim upang doon tayo magpo-focus at mauubusan tayo ng lakas at pera. Napakalawak po ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang pangligaw, panglito, at yun po ay kabilang sa kanilang plano na lilituhin, liligawin kung sino man ang mangangahas na tumuklas at maghanap ng itinago na kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. So, yan po ang ating maibahagi sa inyo sa araw po na ito, tungkol po yan sa mga glitterings. Dinagdagan na lang po natin yun ng mga booby traps. Karagdagang kaalaman na lang po yun. So, hanggang sa susunod po, sana po ay mayroon naman tayong napulot na aral tungkol po sa pagay treasure hunting, Yamashita treasure hunting. Sa lahat po ng mga hindi natin na banggit sa shoutout, humihingi po tayo ng pasensya sa inyo sapagkat tayo po ay busy at limited lang po ang ating oras. Hanggang dito na lamang, maraming salamat po. Ito po ang inyong Ka-Treasure Hunter, Yusuf Yamato.